Good evening. So after overnight curing, ito na po yung ating tocino. So magpa-final mixing tayo, saka tayo magse-sensory evaluation. Then after sensory evaluation, ipapak na natin siya. So i-mix na natin. Dito ko na lang siya i-mix kasi konti naman siya. Konti lang siya kasi konti lang yung tubig na nilagay ko rito at konti rin yung asukal. Ito yung color niya ngayon. So okay naman siya, na dry naman. Lamig. So, kuhanan ko na siya ng sample at lutuan na. Kung mapapansin nyo, hindi siya masyado nagkakaramelize kasi very low ang sugar content. Tikman na natin. So, eto na ang ating niluto. Tikman na natin. Very mild ang tamis niya. Tamang-tama din yung thickness ng slice. Okay din yung tamis, okay yung alat, okay yung lasa. So para sa mga hindi mahilig sa masyadong matamis, ito ang dapat yung sundan. Kung gusto nyo pa ng mas matabang, pwede nyo pang bawasan yung asukal. Pero ako kasi, pag nagbawas ako ng asukal, nagbabawas din ako ng asin. Pinoproportion ko. Kasi baka nagbawas kayo ng asukal, aalat naman siya. So, dapat proportion sa ratio. Ginagawa ko sila ng ratio. Para pag nagbawas ako, alam ko din ang babawasin ko sa asin. So, may computation mo. Tender din siya. Mas linitong baboy na to kaysa dun sa ginawa ko nung nakaraan. Kaya mas juicy yun. At saka, mas marami talagang inabsorb na water yun. Kasi
450 per kilo ang water nun. Ito is nasa 200 plus lang. Almost kalahati lang ng water. Kaya kung makikita nyo, yung isa na ginawa ko nung nakaraan is puno, ito kalahati lang. Nalimutan ko na naman ang tubig ko. Ibapak na natin ito. Ano muna akong tubig? So, simulan na natin ang packing. Para mas madali.
So, eto lang ang ating recovery mababa. 1 kilo, 1.25 at saka 0.21. So, 0.46. 1.46 lang. Samantalang yung dati kong ginawa na una is close to 2 kilos. Almost nag-double. So, ipapak naman natin siya sa ano, PE bag. So, kung pang-business, hindi pwede itong formula na to. Pambahay lang talaga. Or para dun sa may gusto lang ng ganong timpla na matabang. Kasi, wala kayong kikitain. Hindi ko konti lang yung recovery niya. So, mahal ang magiging costing. Mas advisable yung isa. Gagawa pa ako ng isang mas murang costing.
So, yan po ang result ng ating second formulation ng tocino na intended para sa mga tao na ayaw ng masyadong matamis. So, itatago na natin to sa freezer para hindi siya masira until final consumption or kung ibebenta until maibenta or ma-deliver. So, that's all for now. Bye-bye!